the first thing that you would think about, pag, of course, si Sean, tsaka si Dave, is your dad. How was it like to grow up with, not, ako, I grew up with a basketball player, dad, a coach. Mm. Ikaw, bro, legend yan eh. Legend. Like, siguro yung bata kami, siguro mga sabihin mo hanggang 10 to, ay mga, siguro mga na-realize ko na, na grabe pala yung tatay ko. It was like around high school. Ay, hindi naman high school. Siguro mga grade 6 pataas. Kasi yung bata pa ako, syempre, punta-punta lang ako ng Araneta, kakain lang ako dun eh. Hindi mo pag-gets. Hindi nga ako nanonood ng laro eh. Hindi mo pag-gets. Tapos parang, parang patanda ng patanda. Uy, putya, ang dami na dinudumog siya after nung lalabas sa player's entrance ng Araneta. Sabi ko, wow, grabe pala ito. Tapos kung saan kami pumunta, sinasabi, uy, idol, laki, ganyan-ganyan. Tapos, if you ask me if it's a, earlier in my career, I didn't see it as a pressure, to be honest. Para kasi, masasabi ko lang na, well, hindi pa kasi ako ganun kaseryoso towards basketball. Noon. Yes, hindi pa. Pero once I reach like, high school levels or ito na, kasi nasan ako, parang, pressure siya slash blessing. Oh, man, parang, curse, it's also... Siyempre, kung ano, kahit anong kamusta yung laro mo, ganyan, kung ano pa pinakita mo, siyempre may masasabi lagi yan eh. Diba? Number one critic mo yung si tatay mo eh. Tapos... De, number one critic na nga as it is yung tatay mo eh. Pero kung nakakaintindi pa ng basketball at magaling pa... Exactly. Kasi sa kanila parang madali lang sa kanila. Lalo na sa daddy, madali lang sa akin yan. Kung yung term na sabon, sinasabon ako, yun? Understatement yun. Maputi ka na bro. Kuskus. Ano yung tipong... Lufa pare, lufa. Hindi pre, yung bato, yung pato mismo yung ganun. Oo, ganun talaga bro. Pareho kayo ni Dave. Oo, syempre. Siguro doon kami na shape. Siyempre, thankful ka naman talaga sa pag nangyari yun. Pero, yeah, right now, I kind of feel that parang, siguro nung start ako ng UAP College, dun ko na talaga na feel na it's kind of a pressure. Kasi, pangalan mo, Ildefonso, siyempre, kailangan may pakita ka. Alam na ng tao to. Oh, no. Kailangan may pakita ka. Tapos, siyempre, yung comparison nandiyan eh. Ako naman, magkaiba naman kami, Diyos ko po, 6'5 ba ako? Diba, 6'5 ba ako? Pangalan ko ba, Danilo? Diba, parang, tsaka, bro, yung mga nagko-compare rin, yung mga old school na yun. Kaya di ako bumabanat, bro, kasi, hindi ko na rin alam isabihin ko sa kanila. Hindi mo na alam paano magre-react eh. If you ask me if I get distracted, nope. Hindi ako yung, sa mga taong ganun, hindi ako nadadala. Like, genuinely, hindi ako nadadala sa mga taong. Especially sa mga bashers. Kasi tinatawanan ko lang talaga. I think when you say you feel the pressure, it's not outside pressure. It's you pressuring yourself. Yes. Yung exactly. Ikaw mismo. Kasi competitive ka din eh. Kumbaga, kaya yung sinasabi ng magulang mo na sarili mo lang kalaban mo. Totoo. 100% true yun, bro. Like, yun, isa yun sa mga moto ko sa buhay. Sarili mo lang kalaban mo. Totoo, kasi hindi mo naman makokontrol yung ibang tao eh. At saka bro, exactly. Sa toxic ng mundo ngayon, kahit 40 points ka, ang sasabihin ng tao, ba't hindi ka 42? Bakit hindi ka 45? The world we live in, bro. Never talaga magiging enough. Yeah.